Good, good. Welcome back to my channel. This is Good Good. I'm Mer Madrasa. Good, good. For today's cooking show, gagawa na naman tayo ng kakaibang lasa kung saan pasok na pasok sa inyong panlasa. Walang iba kundi ang isa sa pinakatakam-takam na pagkain at isa sa mga minumukbang ng mga iilang mukbangers. Good, good. Ito ay ang butter crumb kung saan napakalaki nga ng crumbs na aking nabili ka kudkud. At ipapasilip ko sa inyo kudkud kung paano naman ito gagawin na kakaiba at mas masarap ang lasa. Kung napansin ka kudkud sa hilipuran, ayan, pinapakuluan mo namin siya kudkud para umalsa at matanggal ang kanyang lansa kahudkod, ika nga nila yung lansa ng crumbs. So papakuluan mo natin siya para mawala ang amoy niya kahudkod. Ayan. At eto nga kahudkod, napakalakas ng apoy niya. Nasa 360 degree Celsius kalakas ng init kahudkod. Eto kahudkod. Ayan siya. So pwede pa ba natin hawakan ito kahudkod? Oh, grabe oh. Pwede pa. Oh. 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 Isang laki na akong palad. Papakuluan din siya mga siguro 5 minutes. Ako kulo na 2 or 3 to 5 minutes. Depende sa inyong gustong lutong-luto ba or tama lang. So, wait a minute at antay nating kukulo ito kahudkod. Habang nag-antay tayo na kukulo yung crabs natin kahudkod, eh maghiwa muna kayo dyan ng ano, maghiwa kayo habang nagpapakulo, eh hihiwaan nyo na yung mga panggis, pang ano, yung pang ingredients, yung pampasarap nyo sa inyong buttered crabs tulad itong bawang. Gagawa kayo ng bawang na sapat lang, tama lang or sakto lang, no? O dapat mas masarap talaga pag marami. Mas marami kasi butter din. Kung ayon sa ating source, mas masarap siya pag maraming bawang. Garlic o bawang. So bukod sa bawang, meron siyang kasama rin to. Bawang. Okay, tagtarin po natin ng maliit ang ating bawang. Make sure na mince po siya, mince. Kasi kapag kabuo-buo, Mahirap lumabas yung patas ng bawang. Pagbubuo. Oo. The more na mas malilit, the more na mas mabilis lumabas yung patas ng kahit ano pa yan. Ricardo, sibuyas, ganun. Sibuyas din, mas mabilis lumabas. Kaya palang iba kung ganun. Kung natigap na talaga nila. Oo. Nabubuo. Oo. Kailangan ano siya magtad-tad. Mm-hmm. Para mas lumabas yung patas. Pagpino, mas maraming patas. Gumawa ka nito dati nung nag-swimming kami. Overnight resort, Tinago Falls. Tinago sa ibigan ng ganda, Tinago Falls. Umako ng butter, pero ano siya, bupado. Ay, dapat kakalim mo, wait, nakapakit mo. Ito makakalim mo. Ito na nga siya, good. Good! Talagang hindi kayo magsisis sa laki niya. Hindi lang malaki ang pagmamahal ng crabs na ito, kundi malaki talaga ang kanyang puso. Kulay puso ang kanyang likuran. Mataba na mahaba ang kanyang mga, tawag dito, yung kanyang kamangway. Kamangway kung tawagin sa Bisaya. Tagalog naman, ito yung tawag dito ay. Alimango, agalamay. Galamay. So, ang lalaki ng galamay, mataba na mahaba ang kanyang galamay. Ito yung natural na alimango. Natural na alimango. Blue, yung kulay blue. Sa Pinas, sobrang dami yun, di ba sa akin? Oo, nasa bukid-bukid. Oh. Grabe. So, antay-antay dito ka, good. Mamaya-maya ay gagawin natin itong special crab sa cheese, yeah. Sa butter. Kakud-good! Ayan nga, kakud-good. Sakto na ang kanyang pagka-hinob. Sakto na ang kanyang pagka-luto. At ilalipat natin siya sa malinis na paglilipatan para bibiakin na natin siya kakudkod. Hihiwain natin siya para mas sumiksik at maging mas malasa ang ating buttered crab kakudkod. Yan ay sa ating source lamang kakudkod, ay nahagilap ko lang yung kakudkod. Yan ang kanyang special
dish ngayong gabi. So, hiwain natin kagudgod. Dapat mo hiwain para mas pumasok ang kanyang lasa kagudgod. So, hiwain mo siya sa gitna. O diba, ayan mo ang kanyang loob. Napakasarap talaga kagudgod ng crabs na ito. Mga ingredients na kagudgod, dapat meron kayong Ajinomoto sa isang patak. Total, sangkap ay sobrang sarap sa Ajinomoto. At meron ka ding Indofood sweet oyster sauce at ang inyong dinikdik na garlic kagudgod. Hindi dapat mawala yan dahil yan ang isa sa nagpapasarap sa ating buttered crab. At ang ating special ingredient sa kagudgod, pang magic yan para sumarap. At ang pinakamahalaga sa lahat ay ang inyong buttered cheese. Our main ingredient. Then also, nakalimutan mo. At hindi dapat mawala ang sangkap na ito kagudgod. Dapat meron kayo rito. Kung ano man ay Sprite o Miranda, kung meron anong meron sa inyong kusina, ay ilagay nyo na. Mas mahalaga na meron ganito kahit maliit lang para mas total package talaga ang sarap ng inyong buttered crumb. Ng inyong gagawing buttered crumb kagudgod. Ayan na kagudgod. Ang inyong apoy dapat ay sapat lang para hindi masunog o hindi mabilis na ma-melt ang inyong masunog, kumbaga ang inyong buttered cheese, ang inyong cheese sa hudgod. So haluin mo lang siya ng tama lang, hindi naman ka matalakas para hindi klasik-klasik, no? So ganyan lang siya, hudgod. Soft. Ako magbibidyo sa'yo, kasi tama. So ito ang buttered cheese natin. Lagyan na namin siya yung buo ka, hudgod. May balik doon. Ah, hindi pala. So kan dito na okay lang? Maliit lang. Okay. Lagyan mo maliit. So lagyan natin siya ng edible. Yes, edible. Edible man may. Kabisa man may. Kamay rodai. So kanin natin ng konti lang. Yeah. Para mas sukat. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Sabi mo lang dyan. Tapos yung din natin. Hindi pa naman tunaw. Okay na, okay lang. Okay na. May lindol, saglit lang yan. Ah, okay na, wala tapos. So, ibusan natin ang ating dinikdik o yung ating tinadtad na bawang. Isaboy mo lang siya. Isaboy lang daw natin dyan. At yung sa ating source. Ayan. Tapos haluin natin ang dahan-dahan lang. Please kung maglulo, please kung maghalo. So dapat ito pag medyo na brown or kahit hindi naman? Hindi siya nagpa-brown, kailangan pa niya nagpa-brown. Dapat lang yung tag, parang na-mix na yung ano, na-mix na yung garlic tsaka bawang. Dario, sabihin mo yung oyster. Kung tunaw lang yung edible, medyo na-mix na siya, huwag ng garlic na ano sa tanandiha, isunod mo na ang oyster, sir. Oyster sauce. Yeah. Oyster, lahat na papalasa, isunod mo na. Pwede na pang sabay-sabay. Then, lagyan mo din ng konting paprika. Ayan. Oyster sauce kapungkod. So, ayon sa ating source, isya ang mag-ano sa atin, mag-dedicta kung tama na ko. Okay na, sir. Okay na daw. Haluin ito natin. Haluin natin. Bango. At ilagay natin ang ating magic. Lahat mo na yan, sir. Lahat na kasi napuro talaga ito, naubos na. Pinapak lang po namin, pasensya na po. Lagyan natin siya ng kunting pampapatanlas sa lalamunan. Lagyan natin siya ng kunting, mas madami, mas masarap, no? Oo. Yeah. Kasi nga ang magic sarap ay may linang na. Dagdaga pa pa, sir. Sige pa. Yung kasi naglumindol kasi kinamatay yung apoy. Wait lang, kunting ano lang ayan. Miranda. Tapos lang sir, tama na. Kaya, napadami ata. Pero sige, bayan mo na. Ako lang. Sige, hindi ako.
Ayan, pagpapakuloy mo na ito. Pagpapakuloy mo na ito. Pagkulo, ito yung bubuhos yung ano. Oo, yung parang. Sige. Parang dalawang tarot na. Mix lang natin siya ng mix of good-good. Antay natin nga kukulo ang ating ingredients. But cheese din to eh, di ba? Cheese, oh, cheese din to. Cheese din yan. Lagi so ito ay optional lang. Oh. Optional siya good-good. Kung meron ka sa bahay sa inyong lube dahan o sa lube ng inyong kitchen, pwede niyong itong gamitin. Oo. Oh. Kunti pa, sir. Ayan, okay na yan. Sobrang sarap na nito. As you can see, di ba? Hindi siya tinipid sa ingredients. Halo konti, hindi sa matuno. Parang yes lang siya, no? Ang sa matuno. At ayan na, pwede mo nang ilagay dyan yung ano. Pwede na? Yung crabaw, o. Pwede mo nang ilagay dyan. Kasi baka matuyo yung sabaw niya, hindi mo ba? Sige, buwas na lang. Pwede na. Ah, isa, sisay mo parang mas matuyo. Ah, para. Ayan. Ayan, perfect. Yun yung sa video. Tangos niya. Ayan. 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 Parang pinakalatak sa lalim. Kayo dalawa niyo. Hindi ako siyang hudbud sa kalahati, basa kalahati, sa gitna, para mas sumiksik talaga ang kanyang lasa ka hudbud. Grabe na, amoy ko yung ano. Bakit? Amoy ting plus, amoy pala. Pero kung alam ko hudbud, amoy pala ng hudbud, doon nagbibiro pa.